qualified ka naman, mayor, tapos you have had before December. Ito ang maririnig sa video na mapapanood sa official Facebook post ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nang bakunahan ito ng COVID-19 vaccine ng Sinovac. Sa post ng Tacloban City Information Office, ang pagpapabakuna ng alkalde ay bahagi ng panghikayat sa Taclobanons na magpabakuna kontra COVID-19. Ang COVID-19 survivor na si Mayor Romualdez ang kauna-unahang local chief executive na nakatanggap ng Sinovac. Bukod sa kanya, makikita rin sa social media na maging si Ming Lanilla Cebu Mayor Elanito Peña ay nabakunahan na rin ang first dose ng AstraZeneca COVID-19 vaccine. Pero ayon sa Department of Health, batay sa prioritization framework ng National Vaccination Program, una dapat ang mga healthcare workers sa pila ng mga babakunahan. Malinaw din sa direktiba ng pamahalaan na babakunahan lang ang iba pang frontliners at local officials kapag nagkaroon na ng sapat na supply ng COVID-19 vaccines. Nangangamba naman ng DOH na posibleng matigil ang pagpapadala ng COVID-19 vaccine sa bansa mula sa COVAX facility at mula sa ibang kasunduan kapag hindi nasunod ang prioritization list sa pagbabakuna ng pamahalaan. Not doing such will risk us not receiving future supplies, no? Not only from the COVAX facility but even in our other engagements, no? It's all part of those agreements that we have to follow the national vaccine deployment plan. And this is really because there is a global supply shortage. Dahil dito, nagbabala ang DOH na pananagutin ang pamunuan ng mga ospital at LGU na hindi susunod sa protocol at guidelines. Ang mga natatanggap na impormasyon at reklamo ay iniimbestigahan ng National and Regional Vaccine Operations Center. We also give out these reports to the WHO and to our different agencies and to the IATF for their information. There are investigations also on those that we have received. We really all should also play our role making sure na nasusunod po ang ating prioritization. Samantala, ipinauubayan ng Malacanang sa DILG ang pagtukoy sa mga posibleng paglabag ng mga local chief executives na tumanggap ng bakuna. So again po, uulitin natin, hindi po pwede magpabakuna muna ang hindi mga medical frontliners dahil kung susuway po tayo dito sa order of priority nito, maapektuhan po yung ating future deliveries galing po sa COVAX facility. And of course, we regret this incident but I will refer the matter to the DILG for proper action dahil kinakailangan po talaga imbestigahan ito. Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Dencing III, iniimbestigahan na nila ang mga ulat ng mga mayor na nagpabakuna na. Nakatakdang mag-issue ng show cause order ang DILG sa mga alkalde na mapatutunayang may paglabag sa prioritization framework ng pagbabakuna. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.